Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ang panawagan sa mga pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoon at ililigtas ka sa mga kaaway. Angkop na angkop ito sa pagdating ni Jesus. Pinadama ni Jesus sa mga tao na siya nga ang sinugo ng Ama. Nagbigay siya ng paningin sa mga bulag. Binuksan niya ang pandinig ng mga bingi. At ganun din na pagsasalita ang mga pipi. Nagbigay siya ng sigla sa mga nalulumbay. Ginawa ito ni Jesus nung siya ay dumating. At ang mga ginawa niya ay nakasulat sa mga ebanghelyo. Pero si Jesus na dumating noon ay patuloy na nananatili sa atin ngayon sa pamamagitan ng simbahan ang kanyang katawan. Kumikilos si Jesus ngayon sa pagkilos ng simbahan. Ang simbahan ay hindi lang nagpapahayag na magandang balita. Hindi lang nagsasalita ang simbahan, siya ay kumikilos din. Ang simbahan ay sumasamba at nagpapahayag na mayroon ding works of mercy. Sa pamagitan ng works of mercy and works of service, pinapadama ng simbahan ang nangyayari ngayon sa magandang balita. Kaya may mga gawain ng simbahan na magpakain sa mga nagugutom, magbigay ng gamot sa mga may sakit, pagtulong sa mga may kapansanan, pagdalaw sa mga nasa bilangguan na mga may sakit. Kung nasaan ang may pangangailangan, nandun din ang simbahan na tumutulong sa mga ito. Talagang pinagpapatuloy ng simbahan ang kabutihang ginawa ni Jesus. At tinutulungan siya ni Jesus na ipinadama sa mga tao sa buhay ng simbahan at na kumikilos sa ating piling. Huwag po sana kaming mawala ng pag-asa o Diyos sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pamagitan ng mabuting gawa, mga gawaing nagsasaksi na kami nagpapatuloy sa pagliligtas ng mundo na ginagawa ni Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.